Epidelis, Reverend Fathers, members of government, especially the Philippine National Police, brothers and sisters in Christ. We all know how important the forthcoming elections will be for our country. With the worldwide situation, with the continental situation, with our national situation, we know that the results of our May 9, 2022 elections can be do or die for our country and for our brothers and sisters. Sa harap po ng hamon ng election ng 2022, narito ang salita ng Diyos para gabayan tayo sa ating pagpili, sa ating pagkilos, sa lahat ng ating gagawin. Tinanong ang Panginoon, "What must I do to have life everlasting?" Ano ang dapat kong gawin, paraphrasing it para sa atin, upang ating eleksyon ay maghatid sa atin sa buhay na walang hanggan? Yung eleksyon pwede magdala sa atin sa impyerno. Yung eleksyon pwede rin magdala sa atin sa langit. Yung eleksyon pwede magdala ng sumpa para sa atin. Pero yung eleksyon pwede magbigay ng ginhawa ng buhay para sa atin. Ano ang ginawa ng batang lalaki sa Ebanghelyo? Una, Kristo. Lumapit siya kay Kristo at tinanong. Lumapit siya sa Panginoon at humingi ng payo. Yun ang unang-una nating dapat gawin. Na hindi tayo dapat kumandidato nang hindi nagtatanong sa Diyos, "Panginoon, tama po ba ito?" Na hindi tayo pwedeng bumoto o pumili ng kandidato nang hindi tayo nagtatanong sa Diyos, "Ito po ba ang gusto ninyo?" Pansinin natin ang ating kasaysayan. Pabago-bago ang politika, pabago-bago ang partido, bawat politika, bawat politiko, may kanya-kanyang investigation sa Senate, may kanya-kanyang investigation sa Ligan Bayan, may kanya-kanyang scandal. Pero bakit hindi nagbabago yung ating sitwasyon? Iisa lamang, iniwala natin si Kristo. Iniwala natin ang Diyos sa ating pagpili, iniwala natin ang Diyos sa ating desisyon, at anumang nangyayari sa atin ay hindi parusa ng Diyos, kundi parusa na ibinigay natin sa ating sarili, sapagkat pag inilaglag natin ang Diyos, inilaglag na natin ang ating sarili. Ang pangalawang K na sagot ng Panginoon ay konsensya. Sabi ng Panginoon, "Just obey the commandments." Simpleng-simple lang yan. Walang exempted sa Ten Commandments. Maaaring yung iba, hindi pwedeng tumanggap ng pitong sakramento. Halimbawa kami mga pare, hindi kami pwedeng tumanggap ng sakramento ng kasal. Yung mga babae, hindi pwedeng tumanggap ng sakramento ng pagpapari. Pero lahat, simula kay Pope Francis hanggang sa pinakabatang naniniwala sa Diyos, dapat na sumunod sa sampung utos. At kung meron tayong kandidato na hindi sumusunod sa sampung utos, at tingnan din natin ang ating sarili na hindi sumusunod sa sampung utos, sumpa yun para sa ating sarili, sumpa yun para sa ating bayan. Sampung utos lang naman ang dapat nating tingnan. Walang exempted, walang dagdag. Hindi sinasabing dahil mabuti kang tao, 8 na lang para sa'yo. Dahil masama kang tao, 20 para sa'yo. 10 ito para sa lahat. The Ten Commandments are the great equalizer. Pantay-pantay. Walang exemption, walang dagdag. Yun ang bulong ng konsyensya. At yung Ten Commandments ay nakatanim sa ating konsyensya. At kapag tayo ay sumuway sa isa sa 10 utos, magsasalita rin ang konsyensya at hindi tayo patutulugin. Ang pangatlo na nasa Ebanghelyo din ay kapwa tao.
Ano ang sabi ng binata? I have done all of these. Pero ang sabi ng Panginoon, kung nagawa mo na ang lahat ng ito, ayon sa iyong konsyensya, sell everything and give to the poor. Ibig sabihin, alalahanin mo ang iyong kapwa-tao. Ibig sabihin, baligtarin mo muna, hindi una ang iyong sarili. Una ang kapwa-tao. At yun din ang ating dapat isipin. Meron tayong mga kamag-anak. Meron tayong mga kaibigan. Ang itanong natin ay, hindi yung sino ba ang magbibigay sa akin ng pakinabang? Sino ba ang magbibigay sa akin ng mas malaki? Sa halip, ang dapat nating itanong ay, ano bang maitutulong ko sa kapwa-tao? Yun ang aking iboboto. Ano bang makakabuti sa aking kapwa-tao? Sa kapakanan ng ibang tao, hindi sa aking sarili. At siyang aking iboboto, siyang aking pipiliin. At kung ako ay kakandidato, ang tanong ko lang ay, ano bang makakabuti sa aking kapwa-tao? Hindi ako tumatakbo para sumikat. Hindi ako tumatakbo para yumaman. Hindi ako tumatakbo para magpalakas. At lalo hindi ako tumatakbo para patunayan doon sa kalaban ko na mas pagaling ako. Tumatakbo lamang ako sa iisang dahilan. Nakinig ako kay Kristo, udyok ng aking konsyensya, at ito'y gagawin ko para sa pangatlong kay kapwa-tao. Mapakandidato o mapabutante, may sinasabi ang salita ng Diyos. Malulutas natin ang ating problema sa pamamagitan ng tatlong K. Kristo, konsyensya na pinagtaniman ng sampung utos ng Diyos, at kapwa-tao, hindi ang aking sarili. Manahimik tayo ng ilang sandali at tanungin na natin ang sarili, nasaan si Kristo sa aking buhay? Nasaan ang tinig ng konsyensya sa aking mga desisyon? Nasaan ang pagmamalasakit sa kapwa-tao sa anumang aking gagawin? Ang tatlong pamantayang ito ay hindi lamang pang-eleksyon. Pagtapos na ang buhay natin, pagre-retire natin sa trabaho, at sa huling hininga natin haharap tayo sa Diyos, yun din ang itatanong sa atin. Nasaan si Kristo sa buhay mo? Nasaan ang tinig ng konsyensya sa mga ginawa mo? Nasaan ang kapwa-tao sa mga inisip mo at pinagplanuhan? Kristo, konsyensya, kapwa-tao. Simpleng-simple ang gabay. Simpleng-simple ang pwede nating gawing liwanag sa ating pagdidesisyon. Huwag na nating pahirapan ang ating buhay. At lalong-lalo, huwag na tayo magpalusot. Priority si Kristo, konsyensya at kapwa-tao.